Pangulong Bongbong Marcos Jr. binisita ng tatlong malalaking pinuno ng iba't ibang bansa. Yes, you heard it right. Hindi lamang isa, kundi tatlo. Mga pinunong militar na nagmula pa sa bansang Amerika, Netherlands at Cambodia. Mga bansang nagbibigay ng interes para sa depensa at seguridad, kalakalan at pamumuhunan at pati agrikultura. Wow, PBBM, good news ito. Okay, huwag na natin patagalin pa at sama-sama nating panoorin ang malalaman at mga importanteng mga balita sa araw na ito. Malugod na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Dr. Marcin Sepelac, Secretary General ng Permanent Court of Arbitration o PCA, sa isang courtesy call sa study room sa Malacañang Palace. Sa panawagan, muling pinagtibay ng punong ehekutibo ang matibay na pangako ng Pilipinas sa international na batas at itinampok ang mahalagang papel ng PCA sa patakarang panlabas ng bansa sa gitna ng patuloy na mga hamon sa daigdig. Itinatag noong 1899 ang Convention on the Pacific Settlement of International Dispute. Ang PCA ay ang pinakamatandang international na organisasyon na nakatuon sa mapayapang paglutas ng hindi pagkakaunawaan na binubuo ng 124 na miyembro ng Estado, kabilang ang Pilipinas na sumali noong 2010. Samantala, winelcome din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. si Admiral Samuel Paparo, commander ng US Indo-Pacific Command, sa isang courtesy call sa study room sa Malacañang Palace. Sa kanilang pagpupulong, ipinarating ni Pangulong Marcos Jr. ang kanyang pasasalamat sa US Indo-PACOM Commander sa pagbisita sa bansa. Binanggit din na binibigyan din nito ang kahalagahan ng muling pagtibayin ang dati ng matatag na ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at United States of America. Tinalakay din doon ang mga bagay na nauukol sa kooperasyong pangsiguridad at pagtatanggol. Gayon din ang iba pang mga pangrehiyong alalahanin para sa dalawang bansa. Ito ang mga naging bahagi ng talakayan sa courtesy call. Ito ang unang pagbisita ni Admiral Paparo sa Pilipinas bilang commander ng US Indo-PACOM. Nasa bansa siya para dumalo sa annual meeting ng Mutual Defense Board at Security Engagement Board, kung saan nakatakda rin siyang lumahok sa pagpaplano ng mga aktibidad para sa taong 2025. Pagkatapos ng pagpupulong na ito, nagpahayag naman ng Amerika na handang tumulong sa mga Filipino resupply mission sa mga outposts sa West Philippine Sea habang patuloy na sumisiklab ang maritime tension sa dalawang bansa. Yan ang sinabi ni Admiral Samuel Paparo, commander ng US Indo-Pacific Command nitong Huwebes. Handa kami, yan ang sinabi ni Paparo sa mga mamahayag nagtipon sa Baguio sa sideline ng taunang pagpupulang ng Mutual Defense Board na itinatagpa noong 1958 upang mapabuti ang kooperasyon sa pagtatanggol sa pagitan ng dalawang bansa. Ang Admiral ng US ay nagsagawa ng isang serye ng mga pagpupulong sa Armed Forces of the Philippines para tapusin ang mga plano para sa taon ng Joint Military Exercises. Samantala, binisita din ni na Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at US Indo-Pacific Command Commander Admiral Samuel Paparo ang base airbase sa Pampanga nitong Miyerkules bilang bahagi ng patuloy na Mutual Defense Board Security Engagement Board meeting. Ininspeksyon ng dalawa ang mga pasilidad na na-develop sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA ng Pilipinas at Amerika. Nakatuon ang inspeksyon sa naging improvements at upgrades para sa kapasidad ng Philippine Air Force. Malugod ding tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kagalang-galang na Deputy Prime Minister Sokchenda Sophia, Ministro ng Ugnayang Panlabas at International na Cooperation ng Bansang Cambodia, sa isang courtesy call sa study room sa Palasyo ng Malacañang. Ang Pangulo ay nagpahayag ng kanyang taus-pusong pasasalamat sa pangalawang punong ministro para sa kanyang pagbisita sa Pilipinas. Binibigyan din ang patuloy na pagsisikap
na palakasin ang bilateral na relasyon sa pagitan ng dalawang bansa na napangalagaan na mula ng formal na pagtatatag ng mga relasyon noong 1957 pa. Sa kanyang pagbisita, si Deputy Prime Minister Sok Chenda Sophia at Department of Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo ay nakatakdang maging co-chair sa 40th ng Philippines-Cambodia Joint Committee on Bilateral Cooperation o JCBC sa Maynila sa Agosto 27 at 28 ng taong ito. Ang 40th ng JCBC ay naglalayong talakayin ang mga pangunahing bahagi ng kooperasyon ng dalawang bansa tulad ng depensa at seguridad, kalakalan at pamumuhunan, agrikultura at pagpapalitan ng mga tao bukod sa iba pa. Ito rin ay minarkahan ang unang opisyal na bilateral na pagbisita ng Deputy Prime Minister sa isang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN member state bilang puno ng delegasyon at ang unang pagbisita ng isang Cambodian Foreign Minister sa bansa mula noong 2017.